sama-sama tayong magiging sakakihi. Mahigit 1 bilyon piso ang inirekomendang tapyas sa budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Ay po yan sa House Committee on Appropriations. Kabilang sa pondong apektado ang hinihingi para sa financial assistance ng OVP na ayon sa komite ay may kapareho na raw sa ibang kagawaran. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Mula sa mahigit 2 bilyon pesos na hinihinging budget para sa Office of the Vice President para sa 2025, ang rekomendasyon ng House Committee on Appropriations, kaltasan yan ng mahigit 1.2 bilyon pesos at ibaba sa 733 milyon pesos. Mahigit kalahati ang nabawas na galing sa hinihinging pondo para sa financial assistance, supplies, personal services para sa consultants, rent or lease expenses at utility expenses. Ayon kay House Committee on Appropriations Senior Vice Chair Representative Stella Kimbo, unanimous ang desisyon ng 139 members ng komite. Pagdating naman po sa regular programs, ang lumabas sa hearing ay number one, tila napakaraming opisina. Bakit? Whereas the previous vice presidents did not have those nationwide offices. Number two, bakit napakaraming social programs na ini-implement, tila redundant. Ang tinutukoy ni Kimbo na redundant umano ang social services ng OVP na anya, meron din naman ang DOH at DSWD. Ang tinanggal na 1.2 billion pesos, inirekomendang mapunta sa dalawang kagawaran, particular sa assistance to individuals in crisis situation o IX ng DSWD at medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIP program ng DOH. It doesn't mean na mababawasan ang kanyang pagtulong, ang pagtulong ng OVP. Ang sinasabi lang po natin is ililipat lang natin doon sa mga ahensya na yan at pwede nang kunin ng OVP ang allocation nila doon mismo sa DSWD at DOH, katulad po ng ginagawa ng Congress at ng Senate. August 27, nang huling humarap ang bisis sa pagdinig ng Kamara ukol sa budget ng OVP, kung saan tumanggi si VP Sara na sagutin ang anumang tanong tungkol sa confidential funds. Nakita na namin yung timelines and nakita na namin yung kumbaga script sa narrative ng attack on the Office of the Vice President with regard to confidential funds. Absolutely no plan, any conspiracy, if I may use that word, to attack, if I also may use that word. Nandito lang po tayo para kilatisin ang budget. Hindi na dumalo ang bisis sa budget deliberations noong September 10 at sa isang sulat kay House Speaker Martin Romualdez, sinabing ipinauubay na ng OVP ang kanilang budget sa komite. Nang tanungin kung may kinalaman ang di pagsipot ni VP Sara sa desisyon, yung absence niya did not shed light on many issues. Yun sa aking palagay ang naka-affect. Yung kakulangan ng information. Should the VP appeals po sa plenary? Will it change? Tignan po natin. I mean, we are open to anything. Pero paglilinaw ni Kimbo, marami pang pagdadaanan ang budget. Magkakaroon pa ng debate sa plenaryo. Hihimayin pa ito ng Senado at kailangan ng pirma ng Pangulo. Patuloy naming kinukuha ang panig ni Vice President Sara Duterte. Pero nauna na niyang sinabi na handa magtrabaho ang kanilang tangkapan kahit wala silang budget. Pero nagpadala sila ng mga litrato ng kanilang patuloy na operasyon tulad ng pag-aabot ng tulong sa mga nasunugan sa Bacoor, Cavite. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Matapos maibalik sa bansa, iniharap sa publiko ang isang Pilipinong naaresto sa Dubai dahil umano sa human trafficking at online kalaswaan. Ang suspect ng biktima umano ng mahigit 100 minor de edad para maibenta ang kanilang malalaswang larawan online. Saksi, si Emil Sumangi. Matapos maaresto sa Dubai dahil sa kasong human trafficking at online sexual exploitation, naibalik na sa bansa ngayong hapon si Teddy Mejia. Siya ang tinuturong utak sa likod ng pambibiktima ng mahigit 100 menor de edad na Pilipina mula sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Isa sa pinakamalaki itong kasong ito
At isa sa pinaka nakakatakot at pinaka nakakapangamba. Ay, yung bata na parating na sa internet ay kinakausap nila. And then they will offer yung mga pera is like 500 pesos para bigyan siya ng pictures. I-crop nila yung pictures na magmumukhang yung bata ay nakahubad. Pagka ganun na, iba-blackmail na nila. Merong physical abuse or rape na mangyayari sa bata. I-video pa nila or la-livestream nila. At ito yung binibenta nila online. Tatlong channels ang meron siya. At sa bawat channel, 30,000 ang kanyang mga subscribers. Naharap siya sa patong-patong ng mga kaso tulad ng rape, online sexual exploitation of children, at human trafficking. Kanina, inihirap siya ng DILG at ng PNP sa isang press conference, pero balot na balot ang kanyang muka, hindi rin siya nagsalita. Pinoprofile niya yung mga bata. Yung mga batang loner, mga batang matatalino. Isipin mo, 9 years old, 10, 11. Musmus na musmus yan. Talagang bulok, mabulok sa kulungan ng taong ito. From June 2023 to February 2024, nagkameron ho ng rescue. At nakarescue po tayo ng almost 30 na bata. Ito po ay isang large-scale violation o syndicated dahil pito po silang magkakasama dito. Nagiging epicenter po yung Philippines sa mga ganitong online sexual exploitation. Why? Because mayroon tayong weakness. We're victims. Actually, kung titignan mo, victim ba po yung Pilipinas? Kulang po tayo ng capability ng to really look at the dark web. We have an agreement with the UAE that they will help us build our own internet capability or application to really look into the dark web. Pagkatapos ng press conference, mabilis na iaalis dito po sa Terminal 3 ang primary accused na si Teddy Villa at agad siyang dadalhin sa Campo Crame, sa National Headquarters. Sila ho ang na-assign na PNP personnel na umescort sa convoy nitong si Villa kasama yung iba pang opisyal ng PNP. Natunto ng resibo ang ilan sa mga biktima ni Mejia. Panoorin ang resibo sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Sunod-sunod na radio challenge ng Chinese Navy ang sumalubong sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsagawa po ng Maritime Patrol sa Panatag Show. This is the Chinese Navy warship. Leave immediately and stay away from this area. Over. China, you are way beyond the 200 nautical miles in your country. Please review your chart. 15 beses na nagradyo ang Chinese Navy para paalisin ang eroplano na BFAR. Mula sa himpapawid na mataan sa loob at labas ng Paratag Shoal, ang 9 na Chinese militia vessel at 4 na barko ng China Coast Guard. Mariin namang iginiit ng eroplano ng BFAR sa pagsagot sa mga radio challenge na nasa EEZ ng Pilipinas ang Paratag Shoal. At gaya ng Paratag Shoal, pinanindigan din ng DFA na nasa EEZ ng Pilipinas ang Eskwada Shoal. Ang sa National Maritime Council, hindi aalis ang Pilipinas sa Eskwada Shoal sa kabila ng gustong mangyari ng China. Saksi si Joseph Moro. Ilang beses binanggan noong August 31 at bago yan pinalibutan ng mga barko ng China. Pero nasa Eskwada Shoal pa rin ang BRP na Resa Magbanwa na 5 buwan na nagbabantay roon dahil sa pangamba magre-reclaim umano sa lugar ang China. Ang Eskwada Shoal pareho nabanggit sa mga pahayag ng DFA at Chinese Foreign Ministry bilang isa sa mga paksa ng katatapos lamang na bilateral consultation mechanism sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pulong, iginiit ng Pilipinas na nasa loob ng ating exclusive economic zone ng Eskwada Shoal at pinag-usapan daw kung paano mapapababa ang tensyon. Sabi naman ng China, iginiit din ito ang posisyon nila ukos sa Eskwada at inudyok ang Pilipinas na paalisin ang mga barko nito. Ayon sa Chinese Army Lieutenant General na si He Lei, manatili sanang mapayapa ang South China Sea, pero kung itutulak raw ng Amerika ang ibang bansa o sarili nito sa front line, mawawalan daw ng pasensya ang People's Liberation Army.
dudurugin anilang anumang banyagang panghimasok sa territorial, sovereign at maritime rights ng China. Sinusubukan naming kunan ang pahayag ng Amerika kaugnay sa pahayag ng China, pero sa isang panayam sa U.S. Ambassador to the Philippines, muli naman nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ang Amerika. I can certainly say that the 9-dash line or now 10-dash line that China has drawn is based is a cartoon. That's not based in law. That is not a factual representation of international maritime law. Aminado ang Philippine Navy na nakatuon ng kanilang pansin ngayon sa Scoda Shoal na lampas 100 kilometro lamang ang layo mula sa Palawan. Nitong mga nakarang araw, daan-daan mga barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea, marami nasa Scoda Shoal. Gate ng National Maritime Council, hindi aalis ang Pilipinas sa Scoda Shoal. Anila, illegal at paglabag sa international laws ang pananatili ng Chinese vessels doon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Pagbabanta mula sa tinawag na Angels of Death, ang umano'y pananakot para hindi magsumbong ang 5 babaeng lumutang na biktima umano na ni Pastor Apollo Quiboloy. Gate naman ng abogado ni Quiboloy, maglabas ng ebidensya ang PNP. Saksi, si June Veneracion. Libreng edukasyon kapalit ng pagpaparecruit. Diyan umano nagsimula ang paulit-ulit na pang-aabuso ni Pastor Apollo Quiboloy sa 5 babaeng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Base pa sa sumbong ng mga umano'y biktima sa hepe ng Davao City Police na si Police Colonel Hansel Marantan. Sa batang edad umano sila kinuha at karamihan ay mula sa broken family. Even their mothers, they brought their children doon sa foundation. At the age of 13, they were started to be raped. Sasabihin sa kanila ni Pastor Quiboloy na you are offering yourself to the Almighty. He's a pedophile. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Ilang taon umano nagtagal ang mga pang-aabuso at may schedule pa umanong sinusunod. Like for instance, Monday. Victim 1, you are to be raped by Quiboloy on Monday. Victim 2, you are to be raped by Quiboloy on the Tuesday. And so forth up to Sunday. They were shaped. They were brainwashed, indoctrinated, until such time that they were, they accepted their faith. Matinding takot din ang dala ng banta sa mga bata mula sa mga tinawag umanong Angels of Death. Alimbawa, sinabi mo na you were sexually molested by Quiboloy, papasok na yung angel to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. Hindi ko pa, I did not delve with that kung ilan yung mga patay, but I know may mga napatay na sila. Hindi pa muna iniharap ni Marantan sa media ang mga biktima dahil kukuhanan pa sila ng sworn statement. Pero may mahigit 50 minor de edad pa raw silang hindi na-rescue sa loob ng KOJC. Ang inilabas ng PNP ng mga bagong paratang ng sexual abuse laban kay Quiboloy, tinawag na peke ng isa niyang abogado. I'm sure planted yung lahat yung, kung yun, mga manufactured yan. Sa pagkakakilala niyo po kay Pastor Quiboloy, kaya niyo po bang gumalaw, mga abuso, mga molestya ng mga bata? Hindi. Never, kahit 1% chance, hindi magagawa yan ni Pastor Quiboloy. Hamon ang kampo ni Quiboloy sa PNP, maglabas ng ebidensya at magsampa ng kaso. Sundin po nila ang rules of court, sundin po nila ang rules of law. The accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. And second, allegation is not equivalent to guilt. Asahan niya, sir, na hindi tayo titigil hanggang makuha ng mga batang ito ang hustisyang para sa kanila. Umapila rin ang abogado ni Quiboloy na huwag agad husgahan ang religious leader. Sabi lang niya na laban lang, basta nasa kanya ang katotohanan, he is innocent. Alam naman natin na hindi lang ito about law, this partly politics. Nakatakdang iharap bukas si Quiboloy at mga kapwa niya akusado sa Pasig RTC Branch 159 para sa arraignment ng kanilang kasong qualified human trafficking na hindi pwedeng piyansahan. Bawal ang media coverage, lalo't mga minor de edad ang mga biktima ayon sa PNP.
Idinatag na ang seguridad sa inaasahang paglabas ni Kibuloy sa PNP Custodial Center papuntang korte sa Pasig. Via video conference naman ang arraignment ng kaso nilang child and sexual abuse sa Quezon City RTC Branch 106. We don't want to give specifics as to the manner how he will be ushered out of the Kamkam in route to Pasig because that is a security matters po. But definitely may convoy po na lalabas po at escortan po sila papunta po doon sa Pasig. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Inirekomenda na ng Department of Justice na kasuhan ng qualified trafficking of persons at kidnapping for ransom ang dalawang middle managers ng niraid na pogo sa Porac, Pampanga. Saksi, si Salima Refra. Ang reklamo ng mga pogo worker na umano'y inabuso sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, uusad na ayon sa Justice Department. Inirekomenda na ng Department of Justice na kasuhan ng qualified trafficking in persons at kidnapping for ransom ang dalawang Chinese middle managers ng Pogo. Ayon sa resolusyon, na-recruit ang isa sa mga biktima para sa ibang trabaho, pero ibinyahi papunta sa Porac, Pogo at ginawang love scammer. Nang tumanggi, tinorture umano siya gamit ang baseball bat at kinulong daw siya sa isa sa mga kwarto. Ang isa namang biktima, dinukot sa Maynila at dinala sa Porac. Hiningan raw ng 300,000 pesos na ransom ang kanyang pamilya sa China. At nang hindi makabayad, dito na siya sinaktan at pinosas sa frame ng kama. Yung organized crime nila lumipat dito, nagdala ng lagim. Kaya nga, yan ang isang dahilan kung bakit nangayaw na ang Pangulo sa Pogo. Kasi kasama na yung social ills at itong criminal itong criminal aspect na hindi talaga katanggap-tanggap sa atin. Nasa kusudiyan na ng PAOK ang dalawang akusado. Kailangan munang matapos ang paglilitis at pagsilbihan nila ang sentensya kung makokonvict sa mga kaso bago harapin ang nakaambaring deportation cases laban sa kanila. Para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, malaking bagay ang pag-akyat ng kaso sa korte sa panghihikayat ng iba pang biktima o testigo para mapanagot maging mga big players ng mga illegal na pogo. Yung pagganito kasi, yung magiging cooperative yung mga witnesses natin, yung mga complainants, madali nating mapapausan yung ating kaso laban dito sa mga big players na sinasabi mo like yung former mayors Alice Go and sila Cassandra Ong. Sila kasi yung mga malaking pangalan na nababanggit dito. Kaugnay sa mga reklamong kinakaharap ni Alice Go, natanggap na raw ng COMELEC ang counter-affidavit ni Go sa reklamong material misrepresentation laban sa kanya. Nagugat ang reklamo sa pagsisinungaling umano ni Go sa kanyang Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Dahil dyan, pwede na raw itigil ang preliminary investigation at tumuloy sa resolusyon ng kontrobersya. Gusto kong patunayan, hindi po tayo nagsisingle out ni Mayor Alice Go lang, sapagkat regular po kami na mayroong mga misrepresentation cases. Samantala, may impormasyon daw si Senator Sherwin Gatchalian na tatlong personalidad na may mataas na posisyon sa Pogo, sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga ang tumulong sa grupo ni Go na makalabas ng bansa. Yan ay sina Duan Renwu, Wang Jiyang at Zhang Jie. Tumulong din daw ang anyay network na ito para makalipat si Go sa Malaysia, Singapore at Indonesia kung saan naaresto si Go. Si Duan Ren ang isa sa mga active personalities dun sa movement nila sa Indonesia. Indonesia, Malaysia and Singapore. Si Wang Jiyang ni isa. Tapos meron pang isa si Zhang Jie, president ng Lucky South. Nag-book ng hotel, nag-facilitate ng travel. Hindi tinukoy ni Gatchalian kung sino sa mga ito ang pangalang isinulat sa papel ni Go noong nakaraang hirik. Pero sinabi niyang si Wang Jiyang, isa sa mga boss ng Pogo, may papel sa pagtakas ni Go. Malaki yung kanyang ginawa, no? Ganyan yung kanyang papel doon sa pagtakas nila Alice Go at yung grupo nila sa Malaysia. No? Doon sa grupo nila sa Malaysia, nandoon din si Cassandra Lee. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, ang inyong saksi.
Muling na-cite in contempt si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos hindi dumalo sa pagdinig ng House Quad Committee kanina. Si Roque, dudulog na raw sa Korte Suprema. Saksi si Chino Gaston. Until determining or until he's... Muling pina-aresto sa House Sergeant-at-Arms si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos i-cite for contempt sa pangalawang pagkakataon. Ito'y dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng House Quad Committee kanina at paulit-ulit na pagtangging magsumite ng mga dokumentong magpapaliwanag ng pagmahal ng kanyang ari-arian. Sa naunang pagdinig kasi, pinuna ng komite ang pagmahal ng assets ng kumpanyang Biancham Holdings and Trading ni Roque. Mula kasi sa 125,000 pesos lang noong 2014, naging 67.7 million noong 2018. Paliwanag noon ni Roque, may ibinenta kasi silang lote sa Paranaque, kaya hinihingan siya ng Kamara ng Ebidensya. He expresses commitment to produce the documents. Reason why we issued the subpoena. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt, for refusing to submit the documents. Matatanda ang pinatawag sa pagdinig si Roque para tanungin sa mga aligasyong nag-uugnay sa kanya sa Pogo sa bansa. Kasunod niya na pagsama niya kay Cassandra Lee Ong ng Lucky South 99 sa meeting sa PAGCOR tungkol sa problema sa billing ng Lucky South 99. Sinabi rin ng PAOCC na nakakita sila ng sulat na may pangalan ni Roque sa isang search sa Pogo Hub sa Porac. Paliwanag ni Roque, hindi siya kailanman naging abogado ng anumang illegal Pogo o ng Lucky South 99. Sinabi niyang sinamahan niya si Ong dahil inakala niyang biktima ng estafa ang Lucky South. Sumama siya kay Ong dahil hinihikayat niya ang Whirlwind na konektado sa Lucky South na mamuhunan sa energy projects na kanyang isinusulong. Hindi naman nadinag si Roque sa bagong pag-cite ng contempt laban sa kanya. Kung sila ay nagsasabi na tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng ebidensya. I will file the corresponding remedy before the Supreme Court. Naaresto na nila ako, so ipapaubaya ko na ang aking kalayaan sa ating hudikatura. Samantala sa pagdinig ng Quadco, may isiniwalat ni dating Davao Penal Colony Warden Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla na nakausap niya umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos mapatay ng ibang inmates ang tatlong Chinese drug lords. Na nung papunta kami sa investigation section, ay tumawag, ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay, ayon sa boses, ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawang... Pinatawag din sa pagdinig si dating PCSO General Manager Royina Garma na nooy miyembro ng PNP-CIDG ng Davao City. Matatanda ang sinabi ni Padilla sa nakaraang pagdinig na sinabihan siya ni Garma na huwag makialam sa operasyon laban sa tatlong Chinese inmates. Nung nakausap ko po siya sa cellphone ni inmate Fortaleza, Chief Garma told me may mga tao kami diyan nagagawa. Ito nang sinumpang salaysay po, di ba? Yes, Your Honor. So, allow me to continue na lang. Huwag niyo nang questionin. Baka madamay pa pamilya mo. So, you deny making this call. Yes, Your Honor. Itinanggi ni Garma na malapit siya at pinaburan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya na-appoint siyang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naiyak naman si Garma nang ma-cite in contempt dahil sa pag-iwas sa pagsagot sa mga katanungan ng komite. Pansamantala siyang ikukulong sa House Detention Center hanggang matapos ang pagdinig ng Quadcom o hanggang sabihin niya ang katotohanan na ikasisiya ng mga miyembro ng komite. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. May nakandang sorpresa si David Archuleta sa Pinoy fans para sa kanyang upcoming concert this weekend. At ang bigating win ni Taylor Swift na ngayon isa sa most awarded artists sa history ng MTV Video Music Awards. Saksi, sinasun ka lang. It's another historic moment para kay international pop star Taylor Swift sa 2024 MTV Video Music Awards. The BMI goes to Taylor Swift! Extra enchanted din ang kanyang VMA's moment dahil sa kanyang 7 awards.
gaya ng Artist of the Year, Best Pop and Video of the Year Award para sa kantang Fortnite with Post Malone. Ang sweet victory na yan became sweeter sa kanyang speech. I would always just hear like someone like cheering and like woo, like from across the studio where we were shooting it, and that one person was my boyfriend Travis. Na LSS na ba lahat? Deserve! Dahil ang Espresso ang nagwagi bilang Song of the Year by Sabrina Carpenter. Rockstar Who, Blackpink, Lisa's Got You. Nang maiuwi niya ang Best K-Pop Award. Siyempre sa usapang K-Pop, hindi magpapahuli ang God of Music 17 as they slay again na nagwagi bilang Best Group sa BMA. Kasabay ng big win sa BMAs, heartbroken naman ang Carrots dahil sa anunsyong mag-e-enlist na sa military si Jong Han sa September 26. Dahil dito, hindi makakasama si Jong Han sa promotion ng bagong album at tour ng 17. Pero assurance ng Carrots kay Jong Han, they'll wait endlessly for him. Dagdag pa nila, 17 is forever 13. It's one happy birthday para kay RM ng superstar group na BTS. Nasa military man ang singer, pinaramdam ng ARMY ang love sa ex matapos siyang mag-trend. May ilang photos ding in-upload si RM sa Instagram. Back in the Philippines, ang American Idol alumnus na si David Archuleta para sa kanyang concert this weekend. Pagdating sa bansa, labis na in-enjoy agad ni David ang mangga. So good. So good. Bumisita rin siya sa GMA Network Center ngayong araw. Sa kanyang upcoming concert, ano nga ba ang dapat abangan ng kanyang fans? I've added a couple of songs like that I feel like Filipino fans specifically would enjoy to hear. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Malakas na ulan at bugso ng hangin ang dala ng Hurricane Francine sa Louisiana sa Amerika. Nag-iuna ito ng malawakang pinsala sa mga syudad ng Houma at New Orleans. Tila naging ghost town ang ilang kalsada at di na madaanan. Mahigit 200,000 bahay at establishmento ang nawala ng kuryente. Uuwi na po sa Pilipinas si Chris Aquino. Dito muna ipagpapatuloy ang pagpapagamot niya. Sa isang post, sinabi ng aktres na sasailalim siya sa ikalawang batch ng immunosuppressant infusions. Kakailanganin daw niya ang suporta ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan at mga doktor. Patuloy pa rin daw ang laban sa buhay ni Chris. Prioridad din niya ngayon na maprotektahan ang kanyang vital organs. Imbes na sa lupa, sa tubig nagpabilib ang isang motorcycle rider sa Georgia. Sari-saring pandar naman ang pasok sa libro ng Guinness World Records 2025. Ating saksihan. Paano kung ang electric toothbrush mo mas malaki pa sa'yo? Magko-cosplay ka ba suot ang pagkalaki-laking robot costume? Eh, kaya mo bang turuan ang iyong pet dog na magsampay ng medyas na isa lang sa mahigit 200 tricks na alam ng fur babies na ito? Ang mga wacky na paandar na yan, gaya nitong mga sasakyang sobrang nakakaaliwang mga disenyo, kabilang sa mahigit 2,000 new entries ng 2025 edition ng Guinness World Records. Ang puhunan ng ilang entries, lambot at lakas gaya ng atletang Syrian na record-breaking ang pull-up sa wheelchair. Sa mga bagets, paandar din itong skateboarder sa Japan. At itong magician mula Ireland para sa dami ng kaya niyang tricks in 1 minute. Habang ang 16-year-old na teenager na ito sa USA, bukod sa halos 7-footer, higante rin ang mga paa at mga kamay. Kayang sapuhin ang basketball.
aking magpaandam. Ang biker namang ito sa Georgia, sinagad ang pagka-daredevil. Imbis na sa lupa, sa dagat siya nagpakitang gilas. Mala-jet ski ang motorcycle niya dahil kinabita ng handmade skis para makaandar ng mahigit 30 kilometro sa Black Sea. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Makaisip nga ng pang world record album. Meron yan. Kahit Meron. Isa. Umpisa na natin yung pag-iisip. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.